Pinalabas na ang martyr or murderer sa mga sinihan kahapon, March 1. At isang reliable source ang naglabas ng total ng kinita sa unang araw ng showing nito. Nag-post din ang direktor ng Martyr or Murderer na si Daryl Yap na ang first day total gross ng pelikula ay kumita ng 33% ang baba sa total na kinita ng unang araw ng showing ng Made in Malacañang. Ayon sa Viva Films, nakalikom ng total of 21 million ang unang araw ng showing ng Made in Malacañang at total of 63 million sa first 3 days nito. Positibo naman ang direktor na tinangkilik ng mga tao ang unang araw ng showing dahil sa unang araw pa lang ay nagpapakita na box office ang kinita kumpara sa ibang pelikula na kasabayan ng Mom o Martyr or Murderer. At kahit first day pa lang ng showing sa mga sinihan, tila inaabangan na ng mga manonood ang pangatlong film installment na Ma'am o Mabuhay Aloha Mabuhay na di umano ay ipapalabas itong taon, September 21, kung saan ito rin ang araw ng deklarasyon ng martial law sa bansa. At nagkataon na birth month din ito ng dating Pangulong Marcos Sr., si current President BBM at ang kapatid niya si Irene. At speaking of Irene, kumpirmado na nga na may gaganap na current Irene Marcos Araneta sa upcoming film na Ma'am. Matapos ma-reveal sa publiko na si Aga Mulak ang gaganap bilang si BBM, Yula Valdez bilang si Nooy Governor Aimee Marcos at si Irene naman ay walang iba kundi ang isa rin sa kilalang longtime friend ng pamilyang Marcos at kilalang 90s sweetheart na si Don Zulueta. Panoorin ang interview ni Direk Daryl kung saan na-reveal niya ito. I just want to clear one thing, no? Lahat ng kasama ko sa Made in Malacañang na tumawid ng Martyr or Murderer ay parte pa rin ng Mabuhay Aloha Mabuhay because yan ang 1989 nung namatay si Ferdinand Marcos, nakita nyo naman si Rufa, si Jerko, sa Ella yun, ang Mabuhay Aloha Mabuhay is around 1987. So sila pa rin yun, no? Siguro magpabago lang when it comes to 2022. We already casted the current Imelda, meron din tayong current Bongbong, who is Aga Mulak, current Aimee, who is Yula Valdez. I think it's safe to say that almost, Irene will be Don Zulueta. No? Siguro yun ang pwede kong i-reveal pa lang. No? But hindi ko i-reveal ang current Rufa or current Imelda kasi gusto ko tumumbling kayong lahat pag ni-reveal ko. Mukhang alam na alam ni Direk kung sino ang perfect na dapat mag-cast sa mga characters. Lalo na parehong silver-haired ngayon at magkaibigan sa totoong buhay sina Don Zulueta at Irene Araneta. At sino naman kaya ang gaganap na Greggy Araneta? Ayon sa mga ilang netizens, syempre, nais nila na mag-cast si Richard Gomez, gaya ng gusto nila na si Aiko Melendez bilang si Inday Serra. Nais yata ng mga netizens na buhayin ang 90s Filipino love teams ni na Aiko at Aga at Don at Richard. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon sa kampo ni na Aiko at Richard. Samantala, sino kaya ang gaganap na current Imelda Marcos? Sabi ni Direk, hindi niya muna i-reveal kung sino ang gaganap na Imelda. Marami ang nagbibigay ng pangalan na pwedeng gumanap kay Madam Imelda. Posible kaya na si Charo Santos, Gloria Diaz, o Helen Gamboa. Pero paano kung ang mismong si dating First Lady Imelda Marcos ay pumayag na gaganap mismo sa karakter niya sa pelikula? Ano sa tingin niyo? At dahil merong character ang dating girlfriend ni BBM sa Martyr or Murderer, sino kaya ang gaganap bilang asawa ni BBM na si Attorney Liza Marcos? Aabangan natin yan. Sa ngayon, nasa second day of showing in all 258 cinemas ang Martyr or Murderer. Napanood mo na ba? Comment below! Thanks for watching! Huwag kalimutang mag-like, share this video at mag-subscribe! Takbo ako bilang Vice-Presidente ng Republika ng Pilipinas!